Sa tagal daw ng proseso sa fuel subsidy, hindi raw maiwasan ng mga tsuper na madismaya rito. Ito'y matapos ilabas ng Department of Budget and Management o DBM ang pondo. Subalit umaasa pa rin daw ang mga driver na mabibigyan sila ng tulong mula sa pamahalaan. May report si Judy Ann Placedes. Nilinaw ng LTFRB na ang naturang subsidiya ay ipamamahagi sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ng digital banking o e-wallets, bank account o mga fuel subsidy card na maaaring magamit sa mga piling gasolinahan. Subalit, ilan sa mga tsuper ang dismayado dahil sa matagal na proseso ng pamahalaan. Napan din kami mga driver, dismayado kami dahil patuloy at patuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo. Gayunpaman, umaasa ang mga driver na makakatanggap sila ng fuel subsidy na makatutulong sa pagtaas ng produktong petrolyo. 1.36 million na mga driver at operator ang inaasahan na makikinabang sa pantawid pasada o fuel subsidy. Matatandaan ang patuloy na pagtaas ng langis nitong mga nakaraang linggo. Layunin ng programa na tugunan ang pinansyal na pangangailangan ng mga driver at operator ng ilang pampublikong sasakyan katulad ng public utility jeepney, public utility bus, taxi, UB Express, delivery service at tricycle. Para sa Euro TV News, Judy Ann Placedes sumasaludo sa bawat Pilipino.